standby kami dito mga kamaster. Kung mapapansin nyo, napakadaming bata dito sa lugar na to. Ang sayang naglalaro ng mga bata. Tapos, isa sa kanila, kukunin mo. Tapos kukunin mo yung laman loob. Hindi ka na ba nahabag? Isipin nyo, may mga anak din kayo. Imposibleng mga wala kayong anak. Dahil lang ba sa pera? Gagawin yung pumatay ng tao, ng bata, na walang kalaban-laban. So sana naman, sa mga nangunguhan ng bata, at sa mga napapag-utusang kumuha ng bata, eh mag-isip kayo. So sana, hanggat maaari, maraming paraan, maraming trabaho dyan, maghanap kayo ng trabaho na alam nyo mabubuhay kayo, hindi yung illegal ang gagawin ninyo. So pagmasdan nyo yung mga bata dito, di ba ang sarap tingnan kapag ang mga bata ay masaya at mga naglalaro. So, ito lang ang gusto ko, ito lang ang masasabi ko sa mga nangunguha ng bata. Sana mapag-isip-isip ninyo na sana ibaguhin nyo na ang inyong mga ginagawa. At syempre mga kamaster, ngayong magpapasko, maatim nyo ba yung mga kinuha nyo mga bata eh? Umiiyak, nalulungkot ang mahal nila sa buhay, na wala na sa piling nila ang mga anak nila. Dahil kinuha nyo na ang laman loob ng mga batang walang kamuang-muang, na dahil lang sa pera, kikitil kayo ng buhay ng bata. Hindi pa huli ang lahat. Kung sino man yung mga nangunguha ng bata dyan, eh sana naman magbago na kayo. Tigilin nyo na yung masamang gawain. Mahabag kayo sa mga batang gustong mabuhay ng maayos. At sana naman, sa mga bata, eh sumunod kayo sa mga magulang ninyo. Kapag sinabing pumasok na kayo sa loob ng bahay, abay pumasok na kayo. Hindi kayo nakikinig sa inyong mga magulang. Kaya kapag oras na may nangyaring masama sa inyo, sa magulang pa rin kayo hihingi ng tulong. So yun ang may papayo ko sa mga kabataan ngayon. At iniintay ko lang si Kuya. So yun yung bahay ni Kuya. Yung puting bahay na yan. At mamaya, aalis na kami. At meron kaming photo booth service. So ito yung mga gamit namin nasa likod. So yun, nasa likod yung aming gamit. At birthday yung aming pupuntahan. Tsaka sa mga nangunguha ng bata dyan, kadalasan dyan, yung mga naglalakad. Tulad ng babaeng nagpapanggap baliw-baliwan, nagpapanggap ng walang kaalam-alam, nagtatanong, kunwari na hindi niya alam yung lugar na to, magpapasama, saan ba yung lugar na ganito, samahan mo nga ako. So yung mga bagay na ganun, dapat mag-ingat kayo, kailangan aware kayo sa lahat ng bagay. Hindi lahat ng tao, totoo. Pwedeng nililin lang kayo, pwedeng mabiktima kayo. So, yun lang yung tips ko sa inyo na hanggat maaari, kapag hindi nyo kilala ang isang tao, huwag nyo kausapin, huwag nyo pansinin, umiwas hanggat maaari. So, kadalasan ngayon, napakarami na kumakalat sa social media. Marami na talagang nangunguha ng bata. So, as in, malapit na talaga, nasa Bulacan na talaga ang mga nangunguha ng bata kahit saang lugar. So, ito ay malaking sindikato. So, hanggat maaari. Sa panahon ngayon, iwasan natin gumala ang ating mga anak dahil ang target ng mga sindikato ngayon ay ang mga bata. So, yun lang ang masasabi ko sa inyo mga kamaster. At sana, maging maganda ang ating bagong taon. So yan mga kamaster, traffic tayo at dito pa lang kami sa Balagtas. Medyo mali-late kami na to. Alam niyo naman ang Balagtas, lubak-lubak dito ginagawa yung kalsada, kaya talagang matatrapik kami rito. Ay nako mga kamaster, umikot na kami dahil sobrang traffic.
So mag-i-NLEX na lang kami para sigurado. Late na kami. So kung mapapansin yung mga kamaster, mula palengke yan na ng Baligtas. So ito, pabukabi kami ulit. Ganyang kahaba yung traffic. Alam nyo naman ang Baligtas, ginagawa kasi yung kalsada. So doon na kami dadaan sa may NLEX. So kahit dito, traffic pa rin. So papuntang Bukawi exit to, mga kamaster. So wala na, yari tayo sa kliyente natin na to. So yan, umovertake na kami, talaga hindi na kaya ang oras. So kailangan na namin magmadali dahil anong oras na. So papuntang Bukawi exit to, mag-i-NLEX na lang kami. Mag-hazard ka kaya para alam nila nagmamadali ka. Yan, diretso. Huwag niyong gagayain ito, mga kamaster, dahil pwede tayo mahuli. So ito ay kailangan na kailangan lang ng sumibat. Napakamanggala itlog na to. Nakukumusitin pa ako na itlog na to. Brider car. Brider car. Sige, pasok. Sige na, may ambulansya. Pusok ito, may ambulansya. Eh, sumabay ka dyan sa ambulansya. So, ito, sasabay kami sa ambulansya. Pasok! Mukhang pulis niya kayo, mukhang tayo huli. Hindi, ambulansya yan. Sige, kunwari kami ay emergency rin at kailangan namin talaga makalusot dito sa traffic na to. Dahil ang aming kliyente sigurado galit na. So, yun. Kaya pag nahuli tayo ng pulis, kanya-kanyang paliwanag. So, bilis. Ito na yung pagkakataon. Buti na lang, mayroong mobile. Dahil, kung wala. Sige, hindi kasi mabayad, diretso na. Kasi lang tatabi sa'yo. Mali nila na, ano, tayo ay, ano. Ha? May daan ba dyan? Wala ka. So, diba? So, ganun lang. Kailangan dito mga kamaster, lakasan lang ng loob. Dahil, ha? So, huwag niyang gagayahin yon dahil sa mga professional lang makakagawa nun. Dahil kung may inalaw mo, hindi mo kayang gawin yan. So, dito kami sa shortcut. Ang hirap. Kaya pag may mga event kayo, kailangan advance kayo mag-isip. So, ganun pa rin mga kamaster. Umikot lang kami dun sa may bandaroon. So, dito pa rin labas namin para mauna kami dito sa mga nakahilera na itong mga sasakyan. So, kung nagkataon, nandun pa kami sa dulong yun. Buti na lang, sa New York at kami dito. So, ito, malapit na tayo sa Bukawi exit. So, paglabas namin dyan sa may tulay, pwede na. Iikot na kami sa kaliwa para mag-NLEX na kami. So, diba? Napabilis kami ngayon. So, ayan na yung NLEX. Pakaliwa na kami dyan. So, yun mga kamaster. Nandito na kami at ayan. Sa NLEX na kami. So, mapapabilis na ang aming biyahe. Tumakbo ka na ng 200. Parang din na tayo. I-ano mo siya. I-power mode mo para matulid. Hindi tayo malilate niyan. Hey.
Una mo kaya ang kotse na yan. Pwede yan. Kaya yan. Nga. Giginto na kami. Makipot doon daan dito, di kung kakasya naman tayo, sige, dyan tayo. Kaya lang, pag may nasalubong tayong sasakyan dito. Kipot nga ng daan dito. Tapos ano, pinukpok yung ating sasakyan itong batang ito. Hindi ka ba yung kotse nakapasok dito? Hindi, ang sabi kasi nun, kasi naman daw ito. Mukhang paliit ng paliit. Mukhang pakipot ng pakipot yung ating dinadaanan. Oh. Pag tayo tumaob, sarap sa vlog nito. Trending agad. Tumaob eh, no? Tumaob ang isang inoob. Uy, yung friend. Tulaklis. Sige, gas-gas ang sasakyan. Iniwasan yung gas-gas, nahuli naman yung paa sa kabila. Oof, yan nga yung backboard. Oof, yan yung backboard. Tapos wakabang ngayong gabi. Dito tayo dadalaan, mas mahirap. Baka malaglig tayo na to. Utang. Pero walang dumadaan sasakyan dito, parang tayo lang dumaan. Sakay mga bisita nila, sakay dadaan. Parang dito din. Pero nakalagay dyan, dyan tayo papunta. Sabi siya, sabi niya dito dadaan na lang, kaya ang patalis yun. Umayot ah. So, ito na yung aming pupuntahan. Ito na yung Paraiso Resort. Resort ba to? So, ang venue nila, baka itong malaking ito. Okay. Pero parang wala pang tao ah. Ang dami mo naman mga puting bandito. Hindi ba ito mga nangunguha ng bata? Mukhang maaga pa naman kami. So, makakapag-set up pa ng maayos. Okay.
okay, ito yung venue. Kala ko maliit lang, medyo malaki pala sa loob. Tapos din mga kamaster. Master J, maaasahan. Araw-araw magkakakita ng kasiyahan.